lights. Parang madilim, no? Hi, I'm Michael Punzalan and welcome na naman sa isang episode nitong Abot Kayang Show. And for today, pag-usapan natin itong Abot Kayang Lighting Setup. Alright, so ngayon is papakita ko sa inyo is itong tatlong ilaw na ginagamit ko tuwing magshoot ako ng vlog na to. So ano nga ba yung tatlong ilaw na ginagamit ko? So yan yung yellow light, yung LED strip light, and yung strip... Dami mo pa sinasabi. Umalis ka na nga. Oh, dyan pa dadaan. May hirap i-edit yan. Dito ka lumusad sa ilalim. Yan. Yan, dyan ka dapat sa ilalim. So ayun na nga, pag-usapan agad natin kung magkano nga ba yung gagastusin natin dito sa tatlong ilaw na to. Price range lang nito is nasa 1,500 to 2,000 pesos. Yan ay magdedepende kung magkano yung sale na abutan nyo sa Lazada or sa Shopee. For the yellow light, kung kayo lang mismo yung magbubuo niyan, siguro mag-range lang yun from 100 pesos to 200 pesos. Kasi yung mga gamit na yan is mabibili nyo lang din sa regular na hardware store. Alright, so makikita nyo dito ngayon yung ating background and simulan natin dito sa ating yellow light. Yung ating yellow light actually sobrang simpleng-simple lang. So patayin muna natin. Wala na siyang switch, so dibunot lang kasi kami lang nagbuo nito sa bahay. So medyo pangit yung itsura niya, pero ang mahalaga lang naman is kung ano yung makikita ng camera tsaka yung kung ano man yung mapoproduce niya. Light na ginamit namin is Firefly tapos Warm White yung ilaw. And then yun, kinabit lang namin siya sa ganyan. Kinonect namin yung positive, negative, tapos diniretso na agad sa may outlet. So ang ginawa lang natin dito is pinatong lang natin yan ganyan sa table. So yung ilaw na yellow niya is papabouncein lang natin sa bader. So ginawa ko siyang ganyan para kahit saan man ako mag-studio, either sa labas or dito sa loob, is pwede ko siyang ilipat-lipat lang. So ayan oh, medyo naninilaw lang yung onte. So ganyan siya. Ayan. So yun siya pagka naka-off. And then, pagka-inon natin, ganito yung itsura. And then, yung ating LED strip light naman is ganun din. So, ayan siya, yung ating LED strip light. Pinaikot-ikot ko lang siya. So, hindi siya naka-fix if ever na gusto ko man siyang tanggalin at i-reposition. Is pwedeng-pwede. Ayan, no? Nagbibigay siya ng bluish tint sa likod natin. And then, yung TV, inon ko lang din para at least, kunin nyo lang yung TV nyo sa bahay, lagay nyo sa likod nyo. Pagpalabas kayo dyan ng kahit anong movie, diba? At least, aangas na agad yung likod nyo. So, dagdag production value. And then, yung LED strip light is for 300 pesos. Meron din yung mabibili, mga 150 pesos lang. So, yun, depende na lang din sa budget nyo. Kasi iba-iba kasi yung haba nyan, eh. Meron silang mga nasa 150 lang, so mas medyo mas maikli lang din yun. So, bali itong binili ko is 5 meters and then 300 pesos. So, yun, nililink ko yan dito. So, finally, pag-usapan natin itong softbox natin. This is for 1,200 pesos. Sa Lazada. Diyan yung box, pang diffuse natin ang ilaw, yung white cloth, and then meron tayong bulb, and then yung stand. So, papakita ko lang din sa inyo yung tendency pagka ang gamit natin is walang diffuser. Kumbaga wala siyang white screen. So, tatanggalin natin to. Sobrang harsh ng shadows na binibigay nitong ilaw na to. Pero, once na in-apply na natin tong white cloth, magic. Oh my God! Tripod. Pag nabili nyo siya sa Lazada is nakakahuntong mga to. And nakababble wrap. So, tinapong ko na kasi yung mga yun. At ayaw naman natin i-box pa uli. So yan, hilain nyo lang yung tripod. Alright, so ngayon naman is pag-usapan naman natin itong kasama na box. Then sa loob is may bilog lang siya. Ang gagawin lang natin dito is tutulak lang natin siya. Paloob. Papasok na natin itong bumbilya dito. And then dito sa ating stand is i-clip na natin itong lock niya dito. And then itong white cloth natin is isasabit lang natin yan. Yan. So okay na yan. So yan siya, pag naka-stand na. So one downside lang na nakita ko dito sa diffuse light na binili ko sa Lazada is katagalan may tendency siya na humina yung ilaw niya. Siguro dahil na rin yan sa bumbilya. Pero ganun pa man, is okay pa rin man yun kasi hindi naman ganun kahirap magpalit ng bumbilya. Makakabili naman agad tayo sa hardware. Ang nagustuhan ko dito sa mga ilaw na to is kahit saan is pwede ko silang dalhin. No? Kasi madali nga lang kasi natatanggal, naka-tripod, and madali lang silang ilagay sa bag. And then yung sa LED strip light naman is ganun din. And then kahit yung galvanize natin dito na yellow light,
light is pwedeng-pwede rin actually. Ang maganda dito, pagka naka-lighting setup ka, kasi kahit na naka-cellphone lang yung gamit mo, basta maganda yung lighting mo, at saka maganda yung audio mo, tulad nitong Andower microphone mic, eh tataas talaga yung production level mo. In return, mas maganda yung video na magagawa mo. Pero syempre, itong camera, itong microphone, itong ilaw natin, is wala pa yan, no? Nasa story pa din tayo, nandun pa rin tayo sa gusto nating ikwento, at syempre, nasa editing. Dun mabibenta natin yung ating video. So, kung gusto nyo matuto ng mga basic editings, kung paano nga ba natin magagawang interesting yung ating mga video, mag-comment lang kayo sa comment section sa baba.